Ayan. Hello guys, good morning. So once again, this is Paul of Unified Products and Services. So in this video, ituturo ko po sa inyo paano po tayo nagtatransact ng personal accident insurance using our eCash account. So we have two insurance companies po na partners, which is Malayan Insurance and FPG Insurance. Kaya isa po to sa mga ano, sa mga services natin na pwede ka talagang kumita ng malaki pag nalaman mo kung baga paano siya i-market and syempre paano mag-transact ito yung insurance natin. So, syempre sa mga viewers po natin or sa nanonood po ng video na to, kung member ka na, ayan, so syempre dapat alam mo to paano to ginagawa. So, kung hindi ka pa po member ni Unified, ayan, so marami ka pong matutunan dito sa video ko. So, please subscribe lang po dito sa channel ko and syempre click po natin like and share. Ayan, then hit the bell button din para syempre lagi kang updated sa mga Unified videos natin. So now, actually andito na ako sa loob ng eCash account ko. Syempre dapat log in muna tayo sa ano, sa loob ng eCash account natin. So ayan. So I'm using ano, sa mga hindi pa po member, I'm using our Unified Android na application. Ayan, so naka-log in na ako. Ayan, eCash, ito po yung laman niya. So, pag open ko dito, ito yung three lines sa upper left corner natin. Click ko lang. So, hanapin natin yung insurance. Ayan, and dito siya sa baba, sa ilalim ng online shop. So, kung makikita natin guys, dalawa yung choice niya. Merong personal accident, then meron ding compulsory third party liability. So, yung i-discuss ko lang muna ngayon is yung personal accident insurance natin. Kasi dalawa po yung insurance na ino-offer natin. Personal accident, then yung CTPL insurance para naman sa mga vehicles po yan. Ayan, so in this video, specific lang po tayo personal accident insurance. So, click ko po. So, makikita po natin guys, ayan. Makikita niyo sa taas, merong dalawang option. Pwedeng Malayan Insurance. Ayan, may Malayan, then may FPG. So, i-discuss po natin ano yung kaibahan ng Malayan tsaka FPG Insurance. So, sa mga, syempre, wala pa pong idea, yung Malayan Insurance is, syempre, ibang company po yun. Compared to FPG Insurance, yung Malayan kasi, actually malaking company din sila under RCBC na bank kasi parang YGC group of companies sila. So actually marami ka din makikita, ano, siguro sa lugar nyo may nakikita kang Malayan Insurance. So malaking company din to guys, same sila with FPG. So dito sa Malayan Insurance, so may option ka, depende sa atin kung ano yung i-offer mo sa client. Although yung policy nung, ano, nung Malayan tsaka FPG, almost the same. No, kaya lang mas marami lang ano, ito akin point of view ko lang to, mas ano lang, mas maraming inclusions yung ano, yung insurance na meron yung FPG. Pero yung advantage lang nung Malayan Insurance is dahil nga under sila nung ano, nung RCBC na bank, malaking company sila, mas marami silang branches nationwide. Kasi pag nag-offer ka kunwari sa lugar nyo FPG Insurance, very important din na i-search muna natin, meron bang FPG insurance office na malapit sa inyo or Malayan Insurance na office malapit sa inyo. Kasi once kasi na yung kumuha sa atin or nag-avail ng insurance na to, then may nangyari, kunwari nagka-aksidente, di ba, kukuha sila nung ano, nung magre-redeem sila nung insurance nila. So hindi kasi sa atin sila pupunta, doon sila pupunta directly sa ano, sa insurance company na ka-tie up natin, either Malayan man yan or FPG kung saan tayo nagtansak or kung ano yung in-avail nila. So yung advantage lang ng Malayan, ano, nationwide mas marami yung ano, yung number of offices nila. Pero ano, kung sa FPG naman mas maganda kasi yung inclusions nung personal accident insurance nila is mas marami or mas malaki. Ayan, so i-discuss din natin to guys. So dito muna tayo, unang-una Malayan Insurance muna tayo. Actually, kagandahan dito sa insurance, sobrang dali lang talaga mag-transact ng insurance. Kumbaga, yung nakikita nyo sa screen ko ngayon na details, yun lang yung hihingi natin or yun lang yung i-fill up natin. So very simple po, very direct yung pag-transact. So unang-una ito, nakalagay, please choose policy. So, Malayan Insurance ito, meron tayong policy 1, 2, 3, 4. So, isa-isahin natin dito sa policy 1. Pero mostly guys, yung ino-offer natin, or ako personally yung ino-offer ko, policy 1 lang talaga. So, ngayon, i-discuss natin ano yung kaibahan ng ano, nung apat na policy na to.
Ngayon, kung tingnan natin, dito sa baba may coverage siya. Ito, policy 1 ng Malaya Insurance. So, accident, death, dismemberment, and or disablement. Ito, hindi lang nakikita. Pero and or disablement yan. So, insured, yung, syempre, yung kumuha ng insurance or yung, syempre, nakalagay sa insured name, insured siya of 100,000. So, either namatay siya through accident or through accident na dismember siya. Ibig sabihin ng dismember, naputula ng parte ng katawan or na-disable siya. So, ganun. So, tapos may burial assistance po. Syempre, due to accident death or pag namatay yung insured, di ba, because of accident. So, aside from the 100,000, meron pong additional 10,000 for burial assistance. So, parang total labas niya, parang 110 pag namatay yung insured. So, kung makikita nyo dito, guys, premium cover niya is 1 year. Ibig sabihin, pag in-avail natin, or kunwari, pag yung customer ko, nag-avail siya sa akin yung insurance, yung binayaran niya, depende kung magkano ko siningil sa kanya, yung binayaran niya is good for 1 year na yun. Ibig sabihin, hindi ko siya sisingilin monthly. One-time payment lang yun, good for 1 year na, kasi good for 1 year nga yung cover. So, dito nakalagay sa premium is 80 pesos. Ibig sabihin nun, yung pinaka-capital natin dito or yung mababawas sa e-cash fund ko is 80 pesos lang. So, pwede ko siyang ibenta. Actually, yung pinaka-SRP natin dito is 300 pesos. So, kung binenta ko siya at 300 pesos, makakaroon ako ng net income na 220 pesos, which is not bad. Kasi nga, kumbaga, saan ka ba naman makakita? Nagbenta lang ako ng insurance, fill in ko lang yung details na to. Diba? Piprint ko lang yung papel or email ko lang sa kanya, siya na bahalang magprint. Diba? Kumita na agad ako ng 220 sa isang tao lang yun. What if 10 tao yun, nasa 2,200 pesos din yun in one day kung kaya mo magbenta in one day, diba? So, actually dito sa insurance natin is wala talaga siyang fixed amount kung magkano natin ibebenta. Kasi dun sa policy, once natin transact na natin to is hindi naman nakalagay yung ano yung amount. So merong iba binebenta nila 400, merong ang iba nga 250 lang. Pero mostly kung makikita nyo, kung unified member ka, mostly makikita nyo mga post ng mga unified members natin is 300 pesos. Pero yung iba kahit benta mo to ng 300, 'di ba? So depende na 'yun sa atin, konsensya mo na 'yun, ika nga, 'di ba? Pero pag kaya mo na mag-ibenta ng 500, kasi may mga tao kasi guys na example, benta ko to ng 300 peso. May mga tao na alam mo 'yun, ay bakit ang mura? 'Di ba? Totoo ba good for 1 year? Baka scam 'yan, 'di ba? Baka bang magnangyari, wala kaming makiklaim, 'di ba? Alam mo minsan yung mga tao kasi pagbenta mo ng mura, ayaw maniwala. 'Di ba? Pagbenta mo ng mahal, 'di ba? Magrereklamo din naman. So minsan wala ka ding choice talaga eh, no? So depende na sa atin 'yun, guys. Discarte na natin yung pagbenta nito. Pero yung ano, at least may idea kayo. Pwede niyo ibenta to at 300 pesos, 400, 500, depende niyo sa inyo. Pero yung mostly na makikita niyo ng mga unified members na nagpo-post or nag-o-offer ng insurance is 300 pesos, which is pag binenta niyo ng 300, 80 pesos lang yung capital natin, makakaroon tayo ng net income per insurance na bibenta natin, which is 220 pesos. So ayun guys. So this is policy 1. Ngayon, policy 2, tingnan natin guys yung kaibahan ha. Ito policy 2 to. Policy 2. Dito, naging 60,000 na lang yung coverage niya. Yung burial assistance niya is naging 6,000. Good for 1 year pa din siya. Pero yung premium niya is 55 pesos. Kumbaga yung capital ko, 55 pesos, 25 pesos na difference dun sa policy 1. Pero bumaba yung coverage than yung burial assistance. Kaya ako mas preferred ko pa din yung, ano, yung policy 1. Tingnan natin yung policy 3. Dito sa policy 3, ayan, bumaba ulit. Naging 40,000 yung covered niya sa accident, death, dismemberment, disablement. Naging 4,000 yung sa burial assistance. Then, good for 1 year pa din, pero yung premium, 45 peso. So, actually, guys, pag in-offer nyo, di ba, kumbaga konti lang din naman yung diferensya sa capital, di ba? So, why not go for the higher na lang yung 100,000 coverage? Ito yung policy 4. Yung kaibahan ng policy 4 is that yung covered period niya is good for 6 months lang siya. Ayan, so, pero yung premium, 50 pesos, yung pinaka-capital natin, 50 pesos. Pero same with policy 1 yung coverage niya, 100,000, then 10,000 for the burial assistance. Ngayon guys, may mga question kasi, sir, what if nag-avail, example, may client ako nagtatanong siya, sir, what if nag-avail ako niyan, good for 1 year? What if after 1 year, walang nangyari sa akin, natapos na yung period ng insurance ko? So, kailangan ba akong mag-renew or kailangan ba magbayad ako ulit? Actually, may choice siya. Pero syempre, tayo bilang nagninegosyo, kung titingnan kasi natin, kunwari, nag-avail yung client ngayon, which ngayon ginagawa ko yung video na to, is June 3, 2020.
what if, syempre, June 3, 2020, 1 year nga cover. So, until June 3, 2021 yung insurance niya. What if dumating June 4, 2021, ibig sabihin, expired na yung insurance niya, hindi na siya valid, kumbaga, if ever may mangyari man sa kanya. So, syempre, ngayon, syempre, itatrack down ko yun. Kasi, o-offeran ko siya ulit, sasabihin ko, oy, Juan de la Cruz, ayan. Actually, yung insurance mo, nag-expire na. Syempre, wala namang nangyari sa'yo. Buti nga, walang nangyari, di ba? Alam nga naman, hihingin niya may mangyari sa kanya. Tama ba? So, ngayon, pwede ko siyang sabihan ulit, o gusto mo ba i-renew natin yung insurance mo? So, syempre, magbabayad siya ulit for another 1 year. So, yung iba, ako, discarte ko. Yung unang single ko sa kanya for the first year, 300, dinidiscarte ko na lang, sige, pag nag-renew ka sa akin, ang next year mo, 250 pesos na lang. So, nakasave siya ng 50 pesos. So, 80 pesos pa din naman yung capital ko. So, more or less, kumita pa din ako ng 170 pesos. So, not bad pa din kasi nag-renew siya sa akin. Anyways, madali lang naman mag-transact, guys, dito sa system natin, di ba? So, what if for the whole year, meron kang 100 katao na nabentahan mo ng insurance, tapos, syempre, walang nangyari sa kanila. Imagine mo, next year ulit, meron kang 100 katao, di ba, na sasabihan mo sila or sasabihan mo lang sila na, mag-renew na kayo ng, ng insurance, di ba? So, depende na yun sa'yo kung gusto mong bigyan ng discount or same amount yung sisingilin mo sa kanila. So, ganun lang siya, guys. Pero syempre, may option naman yung yung client natin. Sige, ayaw ko na mag-renew. So, depende sa, kumbaga, decision naman nila yon. So, ito, tingnan nyo guys ha. Ganito lang mag-transact. Balik ko to, policy 1 tayo. Ako guys, I go for policy 1. Ito, yung unang-unang details na hinihingi, para to sa insured. Example, magta-type ako ha. Alan Paul, first name ko. Middle name ko, Goriseta. Ayan, last name ko, Ong. Insured birthday, ayan, grabe, hindi ko lang ilalagay yung, sige, ilagay ko na nga, ayan, 1989, ayun, December 27, ayun. So, insured email, ayan, syempre, ilalagay mo yung insured email mo, occupation, kunwari, self-employed, depende, or kung teacher siya, depende. Tapos, syempre, guys, very important, may beneficiary yun, syempre, pag namatay kasi yung insured, yung beneficiary, siya lang yung makaka-claim nung insurance. So, ilalagay din dito. Kunwari, nanay niya. Example, lagay ko na lang si Puring. Ayan, oh. Ay, nag-auto, Ano na lang, Hilda, kunwari. Hilda, Ong yung last name. So, syempre guys, dito, mas maganda na ilalagay natin sa beneficiary yung yung direct relative natin. Ayan. Middle name. Sige, lagyan nyo na lang ng middle name kung anong gusto nyo. So, pag nasubmit nito, actually, pag na, nakompleto ko to, kompletuhin natin, guys, ha. Lagay ko na nga lang yung email ko. Ayan. Tapos, beneficiary name. Example, lagay ko Goriseta din. Same sa akin. Lagay ko na yung pangalan ng nanay ko. Ayan, si Julie. Ayan. Hopefully, nanonood ka, ma. Ayan guys, pag-submit ko nito, ayan. So, ibibigay niya sa akin yung details. So, sabi niya, note, please check the details before you submit. Once confirmed, no, it will not be, ayan, di ko nakikita yung kasunod. So, ibig sabihin lang nun guys, bago natin i-confirm yung transaction, syempre, very important, double check natin. Kasi, mahihirapan or possible, hindi na natin ito mamabago. So, charge to experience na yun, buti nga lang, 80 pesos nga lang yung capital natin. So, siyempre, double check mo, tama ba yung insured full name, ayan, insured birthday, insured email. Ito guys, ha, sa email, ayan, kasi sa email, magsisend din yung company ng policy dun sa, insured, ayan. So, makakaroon din sila ng copy dun sa email nila, masisend din sa kanila. Which is, pero makikita din natin dito sa reports natin. So, makukuha din natin yung receipt or yung policy mismo or tawag natin doon COC, confirmation of cover. And syempre, beneficiary. Ito guys, nakikita nyo, hinahanapan ako ng transaction password. So, ito lang yung dapat yung tandaan sa system natin. Pag hinahanapan ka na ng transaction password, ibig sabihin pinapa-confirm na sa atin yung transaction. Kaya bago tayo mag-input ng transaction password, dapat lahat na double check natin. Tama yung spelling, tama yung birthday, tama yung... basta lahat tama. Ayun. So, syempre dismiss ko to. Pero guys, makikita nyo, ganun lang po kasimpleng mag-transact ng insurance dito po sa business natin.
Basic details lang, full name, birthday, email, ano ngayon, occupation, then full name nung beneficiary. So ganun lang guys. So dismiss ko to. Punta tayo sa ano, sa FPG. Ayan. So meron din palang nagtanong. Ito guys, tandaan nyo, either Malayan or FPG insurance lang man 'yan. Yung makaka-avail lang nung insurance natin is syempre legal age from 18 years old to 64 years old. Ayan, so, kasi baka may magtanong, uy, pwede ba yung anak ko dyan? Minor pa siya. Ayan, so, hindi po pwede. So, at least 18 years old na up to 64 years old. Ayan. Kasi accident insurance po to. Dito, FPG na po tayo, guys. Ito yung kaibahan ng FPG tsaka Malayan. Sa FPG, tingnan nyo, policy, meron silang up 1, 2, 3, 4, 5, 5 policies. Tapos, pwede kang pumili nung policy coverage mo. Example, option 1. So, click ko yung option 1. Then, pwede ako mag-choose either annual, semi-annual, or quarterly. So, syempre, pag sinabing annual, 1 year yun. Semi-annual, meaning, ibig sabihin, 6 months. Pag quarterly, ibig sabihin nun is 3 months. So, ito. Pero, syempre, pag nag-offer ka, click mo na lang annual para mas sulit, diba, sa customer natin. Ayan. So, yung option 1, guys, asan yung coverage nun? Ayan. So, makikita nyo yung coverage niya is insured siya of 100,000. Siyempre, accident, death, dismemberment, disablement. Ito yung kaibahan, guys, pag FPG kasi may additional coverage sila. Ito, motorcycling accident actually to. May 50,000. Pag na-accident siya sa pagmumotor, ayan, may 50,000 siya na coverage na kasama sa insurance. Tapos, merong accidental burial benefit din, 10,000, same din sa Malayan. Pero ito din, merong fire cash assistance. If yung insured, di ba, nasunugan, may fire cash assistance sila, which is 10,000 pesos. Not bad na din, guys, kasi syempre, magkano lang naman natin nabibenta or ino-offer yung insurance natin. Tingnan nyo, guys, so yung selling price, actually, hindi talaga to yung selling price. Yung selling price na ibig sabihin nito, ito yung mababawas or pinaka-capital natin. Pag tinransak ko yung FPG insurance na to, 7 pesos yung mababawas sa e-cash account ko. Pero syempre, yung SRP natin, pero yung pinaka-selling price mo sa customer, hindi naman 75 kasi wala kang income doon. So, mostly, no, makikita mo na Unified member, binibenta to at 300 pesos. Same with the Malayan. Pero syempre, option mo pa din yun, depende kung gaano ka kagaling magbenta. Yung iba, binibenta nila 500 pesos. Yung iba, 400. Meron akong kilala, 1,000 pesos niyang binibenta. Kasi nga, marami siyang coverage. So, depende na sa atin yun. Pero kahit binenta mo to ng 300 pesos, kumita ka pa din ng 225, which is not bad pa din. Kasi imaginein mo, pag nakasampung transaction ka nito per day, that is 2,250, diba, sa isang araw pag meron kang sampung transaction. So, actually, yung information na kailangan, halos the same lang din with the Malayan. Ano lang, full name lang nung insured, birthday, insured email, occupation, insured address. Address lang siguro yung ano, kaibahan, which is madali namang hanapan sa customer natin. Tapos yung sa beneficiary, full name. Ganun lang din, guys. Ito, try natin na option 2. Ano yung kaibahan ng option 2? Annual din natin ulit. Ayan, no, option 2 niya. Halos the same lang, kumbaga bumaba lang yung coverage niya. Tapos naging mas mura lang yung selling price. Pero ako guys, suggest ko option 1 lagi. Ayan, tapos annual lagi kasi 75 pesos lang naman. Ito yung option 3 niya naging 50,000, 25,000, 5,000 pero yung selling price 50,000. So mas worth it guys yung option 1. Ito, annual natin ulit. Ayan, naging 40,000, 20,000, 45 peso. Try ko nga guys sa option 1 then semi-annual tayo. Semi-annual, ibig sabihin, 6 months lang insured yung tao or yung client natin. So, dito, same coverage, pero selling price niya 50 pesos. So, okay din naman siguro kung bibenta mo to ng 300 pesos, at least good for 6 months. After 6 months ulit is magre-renew sa sayo. Actually, okay din siya, guys. Depende na lang kung paano natin, yung discarte natin, paano natin siya i-offer. Actually, ako, kaya ko din tong benta at 300 pesos. At least, sabihan ko siya good for 6 months. Mura pa din yun kasi insured niya siya for 6 months, di ba? 300 pesos lang yung binayad niya, hindi naman siya magbabayad monthly. Di ba? One-time payment for 6 months na yun. After 6 months, pag walang nangyari, pwede ko siyang sabihin, oh sige, mag-renew ka sa akin ng insurance, di ba? Bigyan kitang discount, 50 pesos, 250 na lang. At least kumita agad ako, after 6 months, di ba? Dahil nag-renew siya sa akin ng insurance. So, depende actually guys kung sa discarte natin, paano natin gagawin yung business na to.
Tapos after nating mag-transact, syempre, yung pinakita ko kanina, 'di ba, pag nag-transact ka na, may isi-send na ano na COC or yung policy, isi-send sa email nila. Makakaroon ka din dito sa reports, makukuha mo din. Ito yung itsura ng ano nung confirmation of cover or yung parang e-policy natin. Ito siya guys, ito yung itsura nung sa ano, yung sa Malayan Insurance. Tinakpan ko lang yung name nung ano nung client, syempre. Ayan. Baka maging sikat 'di ba yung client natin. Ay makikita nyo, Malayan Insurance confirmation of cover. This is to confirm that ayan Mr. or Miss, ayan diyan yung pangalan niya, tinakpan ko. Andiyan din yung benefit niya, syempre yung coverage ng insurance. So, nakalagay din yung date until when effective yung insurance. Ito guys, ha, pag insurance na ano na transaction, make sure natin na kailangan na print siya and may signature ng insured kasi hindi po makiklaim to ng ano ng beneficiary once na walang signature. Kunwari, na-aksidente na yung ano, na-aksidente yung insured. Tapos di pala na print to, tapos di niya na pirmahan. So, ano, not valid 'yon. Consider not valid. So, basahin lang natin yung ano yung benefits, exclusions, inclusions. Tapos dito guys sa confirmation of cover, once kasi na nag-transact tayo. Syempre tayo basahin din natin kasi mostly ng mga customers natin nagtatanong din sila. So, actually andiyan 'no. Makikita natin claim procedure, ano ba yung gagawin nila. Hindi po sila sa atin pupunta sa Unified po ah. Tayo labas natin dito parang agent lang, nagbebenta tayo ng insurance. Once na may mangyari, doon po sila pupunta mismo sa pinaka-office ng Malayan or office ng FPG na malapit sa kanila. So, yung listahan ng requirements, dito din nakalagay din dito sa ano, sa ito. Dito sa policy mismo, ayan general requirements, original confirmation of cover, duly notarized police report or incident report. Syempre, hahanapan sila ng report din, di ba? Kung na-accidente nga ba, di ba? Ayan, government issued ID of assured. Ayan, claimant showing address and signature. Ayan, very important talaga yan. Ayan, death certificate if ever namatay. Ayan, syempre mga normal yun guys. Kahit saan naman hahanapan ka talaga nun eh. Di ba yung mga proof kung ano ba talaga yung nangyari. True accident nga ba namatay yung, ano, yung insured. Ayan, so basahin lang natin to. Actually, lahat ng details andito na lahat sa ano sa policy or sa confirmation of cover. Ito is for Malayan. Ito naman yung itsura nung ano nung sa FPG. Ayan, so halos pareho lang din. Ayan, pinakaiba mas marami nga. Sabi ko nga kanina, mas maraming coverage yung FPG. Pero ang advantage nung Malayan, syempre, sabi ko nga mas marami silang branches ano nationwide. Ayan, guys. Ayun, dito din sa confirmation of cover sa policy ng FPG, naka-state din, 'di ba? Effective date until when ano. Tapos ayun, may mga important notice din sa baba. So basahin lang natin. Ayun, in partnership, makikita nyo, underwritten by FPG Insurance in partnership with Unified Products and Services kasi marami ibang nagtatanong kung totoong legit nga ba 'yung ano, 'yung insurance natin. Totoo ba yan? Pag nag-claim ka din doon, meron kami makukuha. Tama ba? Actually, ako personally, marami na din akong transaction ng insurance. Pero, kagandahan naman doon, wala pa naman akong customer, di ba, na nakapag-claim kasi wala pa naman na aksidente sa kanila. Pero kung isa-search nyo, kahit sa Facebook, guys, may mga partners tayo na, siguro dalawa, meron ako nakita may partners tayo na taga-Unified na may client sila, parang dalawa yata, na nakapag-claim na nung insurance sa Malayan. Then, meron din nakapag-claim nung fire cash assistance sa FPG. Meron din ako nakitang post nun. Actually, may mga pictures naman sila for proof na, di ba, na legit talaga na may nakuha silang cheque galing sa mga insurance partners natin. Ayun. So, actually, tapos na po tayo. Ano pa ba? So, kung may mga questions kayo, guys, dito sa video na to, di ba, meron akong siguro hindi na i-discuss regarding sa insurance. Ano to guys, sa insurance natin, unlimited transaction to kahit mag-transact ka ng 100 insurance per day, walang problema. Actually, meron tayong partner na nakagawa nun. Nakabenta siya ng insurance sa isang, ano nga yun, nabentahan yung isang kooperatiba na which is parang thousands of members na lahat, ano, kinuna ng kooperatiba lahat ng members nila. Imagine niyo guys, siguro nakatransact siya ng almost 1,000 insurance, 'di ba? Kumita siya ng sobrang laki, almost 200,000, 300,000 because of insurance alone. Kaya kung seryosohin niyo 'to, actually malaki yung pwede niyo kitain dito sa insurance natin. Yung iba nga, ito ano, tip lang. Pwede kayong maghanap ng mga agents, 'di ba? May mga prospects tayo minsan, may mga kaibigan tayo, 'di ba? Negative sila sa Unified, ayaw nilang sumali or gustong-gusto nilang sumali, wala pa silang pang-join or nag-iipon pa sila. Pwede niyo sila munang guys, ano,
aside sa pwede nyo silang gawing retailer sa loading, pwede nyo silang gawing agent sa insurance. Ibig sabihin nun, pwede sila, turuan nyo lang sila paano nila i-offer yung insurance na to. Mag-refer lang sila ng ng customer na ready nang kumuha ng insurance. Bigyan nyo lang silang commission. Example, binenta nila at 300 pesos. Pwede mong sabihan yung agent ko na, every time na makaka-refer ka sa akin na bibili ng insurance, bibigyan kitang 100. So, not bad din yun kasi 300 pesos. Example, yung pinaka-capital mo doon, 80 pesos. Diba, 220 yung natira. 220, yung 100 pesos doon, ibibigay ko sa agent ko. Ngayon, yung natira sa akin, yung pinaka-income ko is 120 pesos. Actually, kung titingnan mo, okay na yun kasi wala namang, yung ginawa ko lang doon, nag-transact lang ako, hindi naman ako yung naghanap ng client, hindi ako yung nag-explain sa client, yung agent ko yung gumawa nun kasi tinuruan ko siya. So, may mga, marami tayong partners guys sa Unified na yun yung ginagawa. Marami silang agent na nagre-refer, nagpapasok ng mga customers. So, binibigyan lang nila ng commission. Pwede natin gawin yun. Oh, what if 500 niya na benta yung 500 pesos niya na benta yung insurance? Bigyan mo mas malaking commission. Oh, may 150 ka pag nabenta mo nung ng 500. So, at least hindi ka na di na tayo nahirapan maghanap ng customers, 'di ba? So sila, bigay lang ng bigay ng customer. Tayo, transact lang nung transact. Which is nakita niyo naman, guys, 'di ba? Sobrang daling mag-transact nung insurance. Ganito lang ka simple, straightforward, automatic may policy na agad. And 'yun lang, ganun lang siya ka simple. Kailangan naka-print. So usually ako ginagawa ko, sinasabihan ko na lang. Ito pala dapat may nagtanong sa akin. Dapat ba tayo yung mag-print nung insurance? Actually, not necessarily. Pwedeng tayo, pwede ding sila na. Example, what if yung customer ko malayo? Ako nasa, example, nasa Quezon City ako ngayon. What if yung customer ko nasa Cebu siya? Alam nga naman, ipiprint ko pa, tapos ipapa-LBC or ipapa-courier ko pa, di ba, papunta sa kanya. So, ando naman yun, nakasend naman yun sa email niya. So, pwede ko siyang sabihan, friend, ikaw na lang mag-print directly nung policy mo, then permahan mo, then syempre itago mo. Diba? And meron ding dapat copy yung beneficiary mo. Ayan, dapat permahan mo yun. So, ganun lang. So, not necessarily na tayo yung dapat mag-print. Pwede ding sila. Ayan. So, ganun guys. So, kung meron mga kung sigurong, meron kayong question na hindi ko po nasama dito sa, hindi ko na-discuss dito sa video natin. So, huwag pong mahiya, mag-comment down lang tayo sa may comment box. And, ayun, hopefully guys, marami kayo natutunan dito sa video natin. Kung meron kayong request soon na mga videos, tutorials na gusto nyong gawin natin, so suggest lang kayo guys, nababasa ko naman lahat ng mga comments. So with that, once again, poll po ito ng Unified Products and Services. So kung ikaw, hindi ka pa member ni Unified, pwede kang mag-message sa akin directly, at least mag-guide kita paano mo umpisahan yung ganitong business. Meron po akong contact numbers below or dun sa may caption natin para at least makontakt mo ako directly. So with that guys, God bless po sa ating lahat. Ayan, bye-bye.